Gumagalaw ba yung mata mo nang di mo makontrol? Baka nystagmus na yan. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang nystagmus. Tara! Let's discuss. Ang nystagmus ay ang mabilis na paggalaw ng isa or dalawang mata na hindi makontrol ng pasyente. Ito yung paggalaw na may rhythm or yung parang tumitibok yung mata. Pwede itong horizontal or side to side, vertical or up and down, torsional or yung paikot, or combination ng mga ito. Pwede itong jerky or yung bigla ang pagbalik ng mata. Or pwede ring pendular or yung mas dahan-dahan na pagbalik ng mata. At nag-iiba-iba ang lakas at dalas ng paggalaw nito. Ang mga matang may nystagmus ay pwedeng ma-worsen or ma-improve ng posisyon, kung saan nakatingin, or pagtinakpan ang isang mata. Kaya pwede makapansin ng pag-tilt or pag-turn ng ulo para mas makakita ng maayos at mabawasan kahit papano ang paggalaw ng mga mata. Ang nystagmus ay pwedeng physiologic. Ibig sabihin, pwedeng mangyari kahit wala namang problema or pwedeng reflex lang ng ating katawan. Tulad ng tinatawag na vestibulo-ocular reflex na kinokontrol sa loob ng ating tenga. Ito ay nystagmus na kung saan nagkakaroon ng reflex ang mga mata natin kapag bigla ang nagkaroon ng rotation ng ating ulo. Physiologic din ang tinatawag na optokinetic reflex na makikita halimbawa pag tumingin ka sa labas ng bintana habang nasa loob ka ng gumagalaw na tren. Ito ang response ng ating mata para makahabol tayo sa gusto nating makita. Pwede itong matest gamit ang optokinetic drum na kahit physiologic ito at reflex lamang ng katawan ay kapag merong asymmetry or hindi pantay na nystagmus sa dalawang mata ay magsasuggest ito na may problema sa parte ng iyong utak. Physiologic din ang tinatawag na post-rotatory nystagmus na makikita matapos paikutin ng maraming beses ang isang pasyente at biglang pahihintuin. Ito ang response ng katawan natin kapag huminto mula sa pagkaikot. Kahit nakikita as physiologic ang nystagmus, ay madalas pwede itong makita as pathologic or may problema or sakit. At pwede itong magrupo sa congenital nystagmus at acquired nystagmus. Ang congenital nystagmus ay nakikita sa mga bata or infants, usually mula 6 weeks old hanggang 3 months old. Isang halimbawa ng congenital nystagmus ay yung tinatawag na infantile idiopathic nystagmus. At ito ang pinaka-common type ng nystagmus sa mga infants. Idiopathic ito, meaning hindi alam ang cause or hindi malaman ang pinanggalingan, pero pwede ito mamana. Usually, nagsisimula ito during infancy. Pero kadalasan, napapansin na ito mga few months to years pa. Kadalasan ay medyo malinaw naman ang nakikita ng pasyente, kaya lang pwede itong may kasamang pagduling or pagkabanlag. Actually, kahit gumagalaw ang mata nila, ay hindi shaky ang nakikita nila sa kanilang paningin, kundi medyo malabo lamang. At mas lumalala ang paggalaw ng kanilang mata kapag nakafixate sila sa isang bagay, pero nababawasan naman kapag tumitingin sila pang malapitan or kapag natutulog. At kadalasan ay may posisyon sila na tinatawag na null point, na kung saan ito yung posisyon na pinakamabagal ang paggalaw ng kanilang mga mata kumpara sa kung ibang direksyon sila nakatingin. Meron din yung tinatawag na sensory nystagmus. Ito naman ay may abnormality sa afferent visual system or yung pag-transmit ng signal mula sa photoreceptors ng retina papunta sa utak natin. Or dahil sa mga anatomic disorder or nagka-problem sa pag-develop ng structure ng mga parte ng mata. Or pwede rin meron na rin problema sa utak mismo. At marami pang ibang klase ng congenital nystagmus na masyadong technical na.
Bukod sa congenital nystagmus, ay meron ding acquired nystagmus. Ito naman yung nystagmus na makukuha after 6 months of life or mas matanda pa. Di tulad ng congenital nystagmus, ang mga matatandang nagkakaroon nito ay napapansin nila na ang paningin nila ay parang shaky or gumagalaw. At marami ang pwedeng mag-cause nito. Ang utak kasi natin ang nagko-control ng paggalaw ng mga mata natin. At automatic itong nag-a-adjust kapag nagkakaroon ng paggalaw ng ating ulo para ma-stabilize ang ating tinitignan at para maging malinaw ito. So kapag nagkaroon ng problem dun sa parte ng utak na kung saan doon kinokontrol ang paggalaw ng mata, ay pwedeng magkaroon ng nystagmus. Pwede rin itong makuha pag may family history or pwedeng mamana. Kapag may albinism or yung problem sa pigmentation ng katawan, problema sa tenga or Meniere's disease, sa mga may ibang sakit sa katawan tulad ng multiple sclerosis, stroke, or kahit tumor o bukol, sa mga natamaan or nagkaroon ng injury sa ulo, or yung mga ibang medications tulad ng anti-seizure, at yung mga mahilig uminom ng alak at gumamit ng mga pinagbabawal ng gamot tulad ng ecstasy. At iba pang mga sakit sa central nervous system ng pasyente. Ang mga simptomas na pwedeng maramdaman bukod sa hindi makontrol na paggalaw ng mata ay pwede rin silang maging sensitibo masyado sa ilaw. Pwede rin silang makaranas ng pagkahilo, hirap makakita lalo na sa mga madidilim na lugar. Pwede rin mag-tilt or mag-turn ang ulo at parang gumagalaw ang paligid. E paano naman ito ginagamot? Ang congenital nystagmus ay unfortunately hindi ito magagamot. Pero pwedeng makatulong ang eyeglasses o salamin na may grado para makorekt man lang ang grado sa mata ng pasyente na kadalasan kasama kapag may nystagmus. At kahit hindi naman talaga mapapawala ng salamin ng nystagmus, ay makakatulong ito para mapalinaw kahit papano ang paningin ng pasyente. At kapag malinaw ang paningin ng pasyente, ay babagal ang paggalaw ng mga mata nito. Minsan naman ay kailangan ng surgery para mahanap ang null point at iposisyon ang mga mata sa posisyon na pinakamabagal ang paggalaw nito. Although hindi naman talaga nito mapapawala ang nystagmus, pero makakatulong ito para mabawasan ang pag-tilt at pag-turn ng ulo ng pasyente para lang mahanap ang kanyang null point at mas magiging komportable ito para sa kanya. Pag-acquired nystagmus naman ay nakadepende ito sa naging cause ng kanyang nystagmus at kailangan magamot ang cause na ito. Pwedeng gamutin ang mga ibang causes sa pamamagitan ng medical therapy or pagbigay ng gamot or kahit yung pag-stop ng pag-inom ng alcohol at paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. At pwede itong mawala ng kusa kapag nagamot na ang cause nito. Na-try na rin ang pag-inject ng botulinum toxin or botox para magamot ang simptomas ng nystagmus. Kaya lang ay may mga na-report na side effects tulad ng ptosis or yung pagbagsak ng talukap, diplopia or yung parang dalawa ang nakikita, at iba pa na nagpalimita sa paggamit nito. Medyo komplikado mahanap at maraming pwedeng causes ng nystagmus. Kaya importanteng mapa-check up ang mga pasyenteng ito sa isang ophthalmologist para magawa ang mga eksaminasyon na kailangan at mga procedures na pwedeng makatulong para sa mas madaling paggamot or pag-treat nito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na kung ano ang nystagmus. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!